panahon natin ngayon. Hindi, ikaw kakainin ko. Ikaw aska, gutom na ako. Diba? Sa panahon natin ngayon, tingnan mo yung ginawa ng ating Panginoong Yesus. Nasa kasamang tao yan. Kasi pinagpupurusan ng iba, sinasabi, ayan daw nagawa ng ating Panginoong Yesus yun. Kasi Diyos, hindi. Iniwan nga niya yung pagkapantay niya sa Diyos eh. At nag-anyong alipin, sabi sa Epeso, nakitulad sa mga tao. Ano ba yung tao? Nagugutom, nauuhaw, lahat ng nun sa tao nasasaktan. O, hindi bakit niya nagawa yun? Alang-alang sa paghahandog ng kanyang sarili na isang hain sa Diyos na sakdal. For He made Him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him. 1 Peter 2:22. Na siya'y hindi nagkasala o kinasumpungan man ng daya ang kanyang ibig. Wala siyang sinabing gano'n. Sige, katayin mo pa ako. Wala siyang sinabing gano'n. Mamaya, magpapla ko rito. Mabubuhay ako ng uli. Mamaya, manda kayo sa akin. Wala siyang sinabing gano'n. Diba, binasa natin sa Isaiah 53, anong nakalagay doon? 7. Siya'y napigati, gayon man na siya dinalamati ay hindi nagpuka ang kanyang ibig. Diba, sa tao yan, manda ka mamaya. Pabalikan kita, sinasok mo ako, susunok rin kita. Diba ganun sa tao? Sa Diyos, hindi, kaya nga hindi nagkasala o kinasumpungan ng daya ang kanyang bibig. Who did no sin, neither was guile found in his mouth. 5:8 ng Romans, that upon pinagtatahubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na lang tayong makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Ang dami ng talata niya. Ano ko pa yan? Yung tabi ko, pinontrol ko pa. Ano? Sa sobrang dami. But God demonstrates His own love toward us in that while we were still sinners, Christ died for us. Salamat sa iyo, Panginoong Jesus. Lumha pa nga ngayon inaaring ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mga niligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Kasi pinag-aralan natin, may galit na darating. Okay? Para yung galit sa madaling salita ay humuma, kinakailangan na makita ang Diyos na pampalubag loob. Ano yun? Yung blood. Yung blood ng ating Panginoong Yesus. Eh lahat tayo dito sa blood na ito natatakpan ayon sa Roma. Yung iglesia na dyan. O bawat isa sa atin. Kaya ngayon, ligtas na sa galit. Bakit? Eh nabautismo ka. Nakapakinig ka ng aral, sumasampalataya ka sa Diyos, nananatili ka sa katotohanan, ipinaglalaban mo yung salita ng Diyos kaysa gawin mo yung gusto mong pagustuhan. May marami tayong gustong gawin. Kung wala itong salita ng Diyos, magkakasala tayo lahat. Pag ito nasunod, marami siyang gustong gawin. Ano yung gusto niyang gawin? Ano sabi kanina? Huwag maglalasing. Ay, gustong gusto ng katawan. Ang dami ang problema. Aray, tapos ka lang sa case. Akala naman niya kayo, maaalis siya. Eh, kinabukas yung problema pa rin niya. Diba? Nagkaano lang si Mariusin. Ayaw lang gusto ng ganun. Na ginagawa mong ano yung sarili mo, para ka nang walang respeto. Pag nagsisimba ka, lumagay ka. Kung nasaan ka nakalagay. Kung kumain na sa iba. Eh, sabi ng iba, eh, Fred, pwede bang uminom ng ala? Pwede naman eh. Diba, ikaw may sabi niya na, mamamisinterpret niyo. Kasi, kaya ko sinabi yun, tingnan niyo po ang nakalagay. Ano? Baka kasi magulan kayo. Hindi, sabi ni Brother Willard eh. Uminom, hindi maglasing po. Ay, inaraw-araw mo na eh. Sige, sabi ni Brother Willard. Ako pa ngayon nga po sa mga. Tingnan niyo pagkakabanggit ko dito kay Pinoteo. May ibig sabihin yun. Para yung pera, may paggamit ng pera. Pag ginamit mo sa masama, eh masama yung pera. Eh kung gamitin kong pagpapatay ng iglesia, ng church, masama yung pera, mabuti. Mabuti. Ganun din yung ala. Bakit? Ang sabi po kasi dito, sa unang Timoteo, chapter 6, ang sabi kay Pablo ganito, kasi ginagawa naman ng iba, kasi nabasa ko, pwede raw uminom. Naglalasing naman ngayon itong nakabasa. Diba? Tingnan yung pagkakabanggit na napapaliwanag natin. 5:23 ng 1 Timothy. Huwag kang iinom pa ng tubig. Sabi kay Timoteo, tubig lamang. Eh bakit? Kundi gumamit ka ng kaunting alak. Eh bakit iinom ng alak? Dahil sa iyong sikmura at sa iyong madalas na pagkakasakit. Sino sinasabihan? Si
Timoteo. Bakit pinaiinom? Kasi yung sikmura daw mahina. Tanong, si Timoteo ka ba? Hindi. Eh sino ka? Miyembro ng iglesia. O, di ba? Ngayon, kung gagamitin mo yung privilehyo na yun, mag-iingat ka, kapatid. Bakit? Eh kasama naman talaga yung tinatawag na alak sa pagpadali ayon sa mga doktor. Pero huwag mo kakarinig. Eh, kasi narinig ko kay Brother Miller din. Bakit? Yung kasing alak, iba-iba gamit. Yung alak pang gamot, yung alak pang laba. Ha? Pang laba? Talaga. Ah, tingnan niyo, ah, magbabasahin sa inyo. Asa na ba yun? Yung alak kasi may nakalagay dito, pang laba sa damit. Genesis 49:11. Iba-iba gamit nito. Ano? Iba-iba gamit nito. Huwag niyo ipulong doon sa isang talata. Genesis 49:11. Tingnan niyo pagkakagamit. Ano? Isang sample po ito. Din na 49:11 po. Genesis 49. Iba-iba po ito. Hindi ito yung basta sinabi gawin na yun. Sabi nga, huwag maglalasing. Ang sabi nito, ay ganito po, 49:11, na itatali ang kanyang batang asno sa puno ng ubas at ang guya ng kanyang asno sa puno ng pili ng ubas. Nilabhan niya ang kanyang suot sa alak. Tama. Eh di yung alak pala ginagamit niya sa paglaba. Bakit? Basahin niyo yung konteksto kung bakit. Siguro para mawala yung amoy. Ngayon, ano ibig natin sabihin? Yung alak, ginagamit pang gamot. Natatandaan niyo yung sugat mo sa Maritano? Ang talata ito. Luke. Sa Lucas yun, hahapin po natin. Di ba ginamit doon pang gamot yung alak? Baka mamisin sa trip nyo, hindi ko sinabi yung maglasing kayo. Pagka pinangawakan nyo, sabi ni Brother Miller, nako, yari tayo. Hindi po. Lucas 10:34, nakalagay ay ganito. Lucas 10:34. At lumapit sa kanya, at tinalian ang kanyang mga sugat na binuhusan ng langis at alak. Ano ngayon yung alak yan? Di ba pang gamot? Nakukuha niyo. Ibig sabihin lang, maraming gamit yung alak. Oo, may alkohol. Ginamit doon sa paraan na yun. Hindi yan yung ginagawa ng iba na nakabasa kasi pinangahawakan ng iba doon talatan ko eh. Maglasingan na tayo. Hindi. Eh, linggo-linggo yun, umiinom tayo ng alak. Ano yun? Yun. Yung dugo ng ubas, nakatawa ng ating Panginoong Kristo. Nakuha niyo po, yung tamang paggamit. Di ba, may nakalagay yun sa TV. Drink moderately. Kasi hindi yan inaano. Hindi yan kinakarit. Lalo-lalo na kung ikaw ay nagsisimba. Hindi yan ganun ng paggamit ng alak. Bakit? Eh, pagka nalasing ka ngayon, ubad-baro ka sa labas. Nagsisimba yan, maghahamon ka ngayon ng away. Lahat na lang ng mga salubong kagalit, nagsisimba yan. Ganyan ang linggo. Pagdating ng lunes na nga, ubad bago dito. Sino ang sila yan? Ano ba yan? Nagsisimba? Hello? Diba? Tapos pagdating ng linggo, ganyan naman siya. Kaya inano ni Pablo yan eh. Di ba sinabi niya, isa pang talata, First Corinthians chapter 6, bawal po yan. Ginagamit lang yung panggamot. At iba't iba pang gamit. Ano ba yung mga salita dito? Sa 1 Corinthians 6:9. Tingnan niyo po ang nakalagay. O hindi ba ganito? Nalalaman na ang liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Huwag kayong padaya. Ano ba yung mga liko? Kahit mapakingapi, ni mana ng basa Diyos Diyosa, ni mga ngalo niya, ni mga nang bababae, ni mga pakiapit sa kapwa lalaki, ni ang magnanakaw, ni ang masakit, ni ang mga manglalasing. Diba? Bawal yun. Ngayon, yung sinabi sa inyo ng doktor, eh para eh kasa yung ano, sipura, gano'n, binom ka lang ito, okay. Hindi ka naman magkakasala dun eh. Eh pero kung inom ka ng inom, maghahaway ka, maghahanap ka ng lubag, nagkakasala ka na ako. Unang-una, sinira mo yung katawan mo ng templo ng Diyos dahil sa kagustuhan mo ng alak. Masama. So, iba-iba yung gamit. Ano? Binabanggit ng kasulatan, kung tayo babalik ulit, dahil doon sa dugo, mga liligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Napakahalaga nito,
May natatandaan kayo yung talata sa Biblia na yung sampung salot, di ba ang sabi ng Diyos? Pag-alay ka ng tupa, yung mga pintuan yung ganyan, punasa mo ng dugo ng tupa. Di ba? Tatandaan niyo po yan, nalakay natin yan. Pag nakita ko yung dugo, pass over. Di ba sabi doon? Hindi ko sasalutin yan, hindi mamamatay ang panganay mo dyan, walang kasama ang dadating dyan. Bakit? May dugo. Eh, ito rin yun eh. English yan. Pagdating ngayon ng galit ng Diyos, labas na tayo dyan. Paala kayo ngayon. Bakit? May bahid kami ng dugo. Nanampalataya, nakapakinig, nagsisimba, linggo-linggo, nagpabautismo.